Mga kapuso, alas 7 ngayong gabi, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Odette. Magandang araw mga kaibigan. Alam mo ba isang beses sa ating kasaysayan, sa panahon ng dating Presidenteng Marcos, ay nagkaroon tayo ng isa sa pinakadambuhalang proyekto sa ating bansa, ang Anti-Typhoon Project. Well, alam mo na ba ang proyektong iyan? Kung hindi pa, halika't hayaan mo akong ipakilala ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng ating bansa. Pero bago iyan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko, ikaw ay aking inaanyahan na mag-subscribe na at tapigin mo na rin ang bell icon upang nang sa ganoon ay mapapanood mo pa rin ng ganitong klaseng content. Kaya't, simulan natin. Ang Pilipinas ay isang third world country. Pero alam niyo ba, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, isa ang Pilipinas sa pinakamakapangyarihang bansa sa Southeast Asia? Oo, tama ang iyong nadinig at yan ay katotohanan. Nakita ni Marcos na ang Pilipinas ay isang bansa na may tuntuning resources at financial stability. Marami siyang proyekto na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa hinaharap. Isa sa kanyang mga proyekto ay ang anti-typhoon rocket. Noong 1973, binuo ng Pilipinas sa pamumuno ni Marcos ang isang missile system na tinawag na Rain Weather Stimulation and Modernization Program. Ito ay pinamunuan ni Philippine Air Force Col. Ramon Makabuhay kasama ang grupo ng mga Pilipinong scientists at engineers. Ang layunin ng proyektong ito ay lumikha ng isang rocket na maaaring makapagpahina ng isang bagyo o low pressure area bago ito maging isang ganap na bagyo. Ang rocket na ginamit ay isang kahoy ng rocket na ginaglalaman ng silver iodide. Ang silver iodide o AGL sa Table of Elements ay isang kristal na material na kadalasang ginagamit para sa pagbabago ng panahon tulad ng cloud seeding o anti-hail system. Ginagamit ito bilang isang anti-septicong material. Ayon sa isang publikasyon, ang mga anti-typhoon rockets ay katulad ng mga missiles sa digmaan ngunit ang layunin nito ay pahinain o durugin ang bagyo. Sinasabing ang mga rocket ay magpapaputok mula sa malayo upang maprotektahan ang piloto at ang mga sasakyang panghimpapawid. Matapos paputukin ang rocket na may silver iodide papunta sa nasabing bagyo, mahati ang bagyo sa maliliit na grupo at mabawasan ang lakas ng hangin at ulan. At nang sa ganon, ay kung tatama ito sa kalupaan ng Pilipinas, hindi na ito kasing lakas noong una. Gayunpaman, hindi na ipagpatuloy ang rocket na ito dahil tinanggal si Marcos bilang Pangulo nang pumalit si Cory Aquino na tigil ang lahat ng proyekto ni Marcos. Maraming mga haka-haka kung bakit nahinto ni Aquino ang mga proyekto ni Marcos noon. Ang proyektong ito at ang blueprint ito ay pinaniniwalaang naibenta na sa ibang mga bansa. Sinasabi rin na tinanggal si Marcos sa Central Intelligence Agency o CIA dahil sa lungat sa mga proyekto ng Estados Unidos, ang kanyang proyekto na kilala bilang Geostorm. At ngayon, bahagi na lamang ng kasaysayan ng anti-typhoon rocket. Kung iisipin, sayang ganitong klaseng proyekto ng dating Pangulong Marcos. Kung ipinagpatuloy pa lang sana ito ng mga nagdaang administrasyon, hindi natin dadanasin ang tunay na gupit ng mga malakas na bagyo tulad na lang ng Typhoon Yolanda at noong nakaraang taon lamang na Super Typhoon Odette at sa kasalukuyan naman ay itong bagyong Agaton. Siguro kung natuloy lamang ang proyektong ito, marami pa sana sa ating mga kababayan ang buhay mapasangga ngayon.
At siguro ay dito na matatapos ang video natin ngayong araw, mga kaibigan. At muli ko po kayong inaanyahan na mag-subscribe na. At kung nagustuhan mo rin itong video ay huwag mo kalimutang pindutin niyang like button. Kung mayroon ka mga mungkay sa mga susunod nating content, ay mag-comment ka lang dyan sa ibaba. At muli, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ang biyag.